Birhen ng Guadalupe, ina ng lahat ng buhay, na nagpakita at nagpahayag ng iyong nais na magandog at mag-alay ng iyong pag-ibig, ng awa, tulong at kalinga sa lahat ng lahi. Magkahandog at mag-alay ng iyong pag-ibig, ng awa, tulong at kalinga sa lahat ng lahi. Minamahal na bayan ng Diyos, halina tayo magdiwang sa ngalan ng Ama at Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumaiyo niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo ay maging marapat na gumanap sa banal na pagdiriwang. Tayo pong lahat, inaamin ko sa mapangyarihan ng Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako ay panalangin sa Panginoon ating Diyos. Kaawaan tayo na makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipagkaloob mo sa amin ang lakas upang alalayan kaming mga mahina. Ngayong ginugunita ang mahal na Birhen ng Guadalupe. Kaming idinadalangin niya'y makabangon nawa sa pagkalugmok sa kasalanan. Iniluluhog namin ito sa pamamagitan ni Yesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Zacarias. Sinabi ng Panginoon, umawit ka sa kagalakan, bayan ng Sion, pagkat maninirahan na ako sa piling mo. Sa araw na iyon, maraming bansa ang sama-samang magpupuri sa Panginoon at pasasakop sa Kanya. Siya'y maninirahan sa gitna ninyo. Sa gayon, malalaman ninyong sinugo ako ng Panginoon. Muli niyang kukupkupin, ituturing na kanyang sarili at itatangi ang Jerusalem. Manahimik sa harapan ng Panginoon ang lahat ng nilalang pagkat siya'y tumindi mula sa kanyang templo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pinupuri kang lubusan ng lahat sa ating bayan. Pinupuri kang lubusan ng lahat sa ating bayan. Anak, suma sa inyo ang pagpapala ng Diyos na kataas-taasan. Higit kang pinagpala kaysa lahat ng babae sa lupa. Purihin ang Panginoon, ang Diyos na lumalang sa langit at lupa. Pinupuri kang lubusan ng lahat sa ating bayan. Ang pananalig sa Diyos na nag-udyok sa iyo ay hindi na mapaparam sa isip ng mga tao habang ginugunita nila ang kapangyarihan ng Diyos. Pinupuri kang lubusan ng lahat sa ating bayan. Magsitayo na po ang lahat.
Alleluia. 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 Pabaginong Maria, napupuno ka ng rahasya, Diyos ay kapiling mo't bina. Alleluia, 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 alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, ang Anghel Gabriel ay sinugo ng Diyos sa Nazareth, Galilea, sa isang dalaga na ang pangalan ay Maria. Siya'y nakatakdang ikasal kay Jose, isang lalaki buhat sa lipi ni Haring David. Paglapit ng anghel sa kinaroroonan ng dalaga, binati niya ito. Matuwa ka, ikaw ay kalugod-lugod sa Diyos, wika niya. Sumasa iyo ang Panginoon. Nagulumihanan si Maria sa gayong pangungusap at iniisip niyang mabuti kung ano ang kahulugan niyon. Kaya't sinabi sa kanya ng anghel, huwag kang matakot, Maria, sapagkat kinalulugdan ka ng Diyos. Makinig ka. Ikaw ay maglilihi at manganganak ng isang lalaki at siya'y tatawagin mong Jesus. Magiging dakila siya at tatawaging anak ng kataas-taasan. Ibibigay sa kanya ng Panginoon Diyos ang trono ng kanyang amang si David. Maghahari siya sa angkan ni Jacob pagpakilanman at ang kanyang paghahari ay walang hanggan. Paano mangyayari ito gayong ako'y dalaga? Tanong ni Maria. Sumagot ang anghel, bababa sa iyo ang Espiritu Santo at lililinman ka ng kapangyarihan ng kataas-taasan. Kaya't banal ang ipanganganak mo at tatawaging anak ng Diyos. Natatandaan mo ang iyong kamag-anak na si Elizabeth. Alam ng lahat na siya'y baog. Ngunit naglihi siya sa kabila ng kanyang katandaan. At ngayon, ika-anim na buwan na ng kanyang pagdadalang tao. Sapagkat walang hindi mapangyayari ang Diyos. Sumagot si Maria, ako'y alipin ng Panginoon. Mangyari sa akin ang iyong sinabi. At nilisan siya ng anghel. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna po ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat. Purihin at palakpakan po natin ang Panginoon. Papasalamat po tayo sa Diyos sa panibagong buhay na Kanyang ibinigay para sa atin, para tayo ay makapamuhay ngayong araw. Sabi po sa Ebanghelyo po na atin pong narinig ngayon ay walang hindi mapangyayari ang Diyos. O sa ibang salita po, in other words, ay walang imposible sa Diyos. Ano po ba ang ibig sabihin na walang imposible sa Diyos? At paano po ba nangyayari na walang imposible sa Diyos? Tatlong bagay po. Una, walang hindi mapangyayari ang Diyos kung ito ay nasa plano niya. Tandaan po natin yon. Walang hindi mapangyayari ang Diyos kung ito ay nasa plano niya. Kailangan po kasi yung plano ng Diyos at yung plano ng tao ay magkatugma para mangyari. Kaya po siguro minsan marami po sa atin na nagtatanong, Lord, bakit po ganito ang nangyayari sa aking buhay? Lord, nagsisimba naman po ako tuwing araw ng Linggo. Lord, mabuti naman po akong tao, hindi naman po ako nangaargabyado ng aking kapwa. Sinisikap ko po na maging mabuting Kristiyano.
Pero bakit po yung hinihiling ko po sa inyo ay hindi pa po nangyayari sa aking buhay? Tignan po natin. Baka po kasi mamaya, yung hinihiling mo ay salungat sa plano ng Diyos. Kailangan po yung hinihiling natin ay nakabatay din po sa plano ng Diyos sa ating buhay. Hindi po dapat magkasulangat ang plano mo at ang plano ng Diyos. At kung dumating ang pagkakataon na magkasalungat ang plano mo at ang plano ng Diyos, maging mapagpakumbaba tayo, isuko natin ang ating sarili doon sa plano ng Diyos. Dahil nakakasigurado tayo na ang plano ng Diyos ang makakabuti para sa atin. Amen po ba? Pangalawang bagay po, walang hindi mapangyayari ang Diyos kung siya ay suma sa atin. Marami po sa atin dito ang dumadaan sa maraming pagsubok at marami din po sa atin dito sa pamamagitan po ng tulong ng Poong Nazareno ay napagtagumpayan ang mga pagsubok sa buhay. At paano po natin napagtagumpayan ang mga bagay na yon? Dahil ba sa ating sarili? Dahil ba malakas ka? Dahil ba mayaman ka? Dahil magaling ka? Hindi. Nalagpasan natin ang mga bagay na yon sapagkat ang Diyos ay suma sa atin. Sapagkat kasakasama natin ang Diyos sa bawat paglalakbay natin sa ating buhay. Kaya kahit anong dilim na ating nilalakaran, kahit anong lubak ng buhay na ating dinadaanan, kapag kakasama natin ng Diyos, hindi niya tayo pababayaan. Kaya po importante mga kapatid, na sa buhay po natin bilang mga Kristiyano, sumasa atin ang Diyos. Papasukin natin ang Diyos sa ating buhay. Kasi po baka po mamaya din, yun din ang mahirap eh. Yung bang tama, nananalangin tayo, tama, naniniwala tayo sa Diyos, pero ayaw natin siyang papasukin sa ating buhay. Ayaw nating siya yung mag-take charge, mag-maniobra, mag-drive ng ating buhay. Yung bang, Lord, ito yung gusto kong mangyari pero dyan ka lang. Huwag kang papasok sa aking buhay. Hanggang dito ka lang, Panginoon. Panginoon, tulungan mo lang ako, pero ako ang mangunguna sa buhay ko. Huwag po. Kapag tayo ay humiling ng tulong sa Diyos, siguraduhin po natin, ipapaubaya natin sa Kanya yung manibela ng ating buhay. Hayaan po natin siya yung mag-drive ng ating buhay para po makarating po tayo ng ligtas sa ating patutunguhan. At ikatlo po mga kapatid, walang hindi mapangyayari ang Diyos kung tayo ay tutugon o sasagot ng oo sa Kanya. Sabi po sa Ebanghelyo, ang sabi po ni Maria, no, sa kabila ng kanya sigurong kagalumihanan, ang sabi po niya ay, mangyari nawa sa akin ang iyong sinabi. Tinanggap po niya yung kalooban at yung plano ng Diyos para sa kanya. Siguro hindi rin sigurado si Maria sa kung ano mangyayari, pero buno ng kanyang tiwala ay pinaubaya niya sa Diyos. Ang Diyos na hindi nagpapabaya, ang Diyos na palaging kumakalinga, ang Diyos na palaging nagmamahal. Kaya wala siyang dapat ipangamba. Kaya ang kanyang nasabi ay, maganap nawa sa akin ayon sa iyong sinabi. At dahil po dito, mga kapatid, nangyari ang pinakamalaking milagro sa kasaysayan sa storya ng San Sinukob. Alam niyo po, mga kapatid, yung mga milagro, nangyayari po yan sa pamamagitan po ng pakikipagtulungan ng grasya ng Diyos at yung pag-oo ng tao. Hindi po pwedeng yung grasya lamang ng Diyos, ngunit wala yung pag-oo ng tao. Hindi rin po pwede yung pag-oo lamang ng tao at wala yung grasya ng Diyos. Tandaan po natin, ang milagro ay nagaganap
kapag nagtutulungan, no? Ang grasya ng Diyos at ang oo ng tao. Kaya kung gusto po natin na magkaroon ng milagro sa ating buhay, hingin po natin sa Diyos ang grasya at umuo tayo, tanggapin natin kung ano mang grasya ang Kanyang ibibigay para sa atin. Mga kapatid, lahat po tayo dito sa Quiapo ay pumupunta upang dumulog sa Poong Nazareno. May kanya-kanya po tayong hinihiling. At humihingi po tayo ng himala sa ating buhay, lalo na sa mga bagay na imposible. Tandaan po natin, sabi sa Ebanghelyo, walang hindi mapangyayari ang Diyos. Walang imposible sa Diyos. At sana po ipagdasal po natin na ang hinihingi nating himala sa ating buhay ay naaayon sa Kanyang kalooban. Sana po ipagdasal din po natin na sumaatin ang Diyos sa lahat ng panahon. At sana lahat tayo ay tumugon ng oo sa Kanya para maganap ang himala sa ating buhay. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal ko mga kapatid, manalangin tayo sa ating Ama sa tulong na makapangyarihang pamamagitan ng mahal na Birheng Maria. Ating isamo, Birhen ng Guadalupe, Ina ng Buhay, ipanalangin mo kami. Birhen ng Guadalupe, Ina ng Buhay, ipanalangin mo kami. Upang ang kaawa-awang pinagdadalang tao sa sinapupunan ay igalang at pahalagahan tulad ng ginawa ng Birhen ng Guadalupe sa ninyo Jesus, manalangin tayo. Birhen ng Guadalupe, Ina ng Buhay, ipanalangin mo kami. Sa mga may sakit at may iba't ibang kahinaang pisikal, moral at espiritual, ay magkukulo tayo ng kagalingan upang matamo nila ang kagalingan at lakas. Manalangin tayo. Birhen ng Guadalupe, Ina ng Buhay, ipanalangin mo kami. Ating itaas sa Panginoon ang mga nalulungkot, nababahala at nanghihina ang loob at isip dahil sa mga hindi maiwasang problema. Manalangin tayo. Birhen ng Guadalupe, Ina ng Buhay, ipanalangin mo kami. Sa umiigting na kultura ng kamatayan, tayo nawang mga deboto ng Mahal na Birhen ay lakas loob na sumaksi sa mapagpalayang katotohanan at katarungan. Manalangin tayo. Birhen ng Guadalupe, Ina ng Buhay, ipanalangin mo kami. Tahimik nating idalangin sa Diyos ang ating mga natatanging kahilingan. O Diyos, pakinggan mo nawa ang aming mga panalangin. Kaisa ng Mahal na Birheng Maria, ng iyong anak na si Jesucristo, na nabubuhay at nagahari kaisa ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Panginoon, aming handog ang tinapay at alak, alay ng bayang umaasa sa
sa pagdating mo. Gayun din aming hinahanda ang aming puso upang dito'y manahan ka sa pagdating mo. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha sa paggunita namin sa Mahal na Birhen ng Guadalupe, hinihiling namin ang aming paghahain ay lakipan mo ng kapupunan upang kami ay maging handog na ikinalulugod mo kailanman sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Bukod mong pinagpalang maging ina ni Jesucristo, ang mahal na birheng nagpupuri at nagagalak sa iyo. Ikaw ang gumawa ng tanang dakilang bagay. Ikaw ang lumilingap sa lahat kailanman. Nilingap mo ang mahal na birhen bilang iyong abang alipin na iyong binigyan ng tungkuling kumalinga sa anak mong manunubos namin. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ang papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan, magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin, ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na iyahandog para sa inyo. Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, nang bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan.
Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesu Kristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayang kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you po. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Mga kapatid, narito si Kristo, ang Kordero ng Diyos. Siya nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad tayong lahat ngayon na inaanyayahan na tanggapin siya sa banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po.
tamis ng umaga at naninag ko ang tindi at alab ng pagmamahal mo. Sino ka at kay ganda na bighani akong isang dukhang na naglaho. May habag kang alay at ang Diyos na sa'yo, si Jesus na aming Panginoon. Birhen ng Guadalupe, aming ina ng buhay, dingin yaring hinirang ng sanganak mo'y matulad. Birhen ng Guadalupe, aming pag-asa at galak. Salamat sa iyong habag, magtitiwala sa iyong anak, at buhay ko'y tutulad sa kanyang yapa. Birhen ng Guadalupe, aming pag-asa at galak. Salamat sa iyong habag, magtitiwala sa iyong anak, at buhay ko'y tutulad sa kanyang yapa. Announcement. Ang lahat po ay inaanyayahan, lalo na po ang mga ministry, organisasyon at samahan ng ating simbahan sa ating Third Parish Wide Advent Recollection Series. Ngayon pong araw na ito, December 12, 2023, sa ganap na ikapito ng gabi, dito po sa ating simbahan na may temang misyon. Ang ating tagapagsalita ngayong araw na ito ay si Reverend Father Jerome Marquez, SBD, Provincial Superior ng Society of Divine Word, Oroqueta Street, Tayuman, Santa Cruz, Manila. Available pa rin po ang ating opisyal na kalendaryo 2024. Maaari kayo magtungo sa Finance Office. Ang oras ng Finance Office ay ang mga sumusunod. Kapag Lunes hanggang Huwebes at Sabado, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Kapag Biyernes at Linggo, alas 5 ng umaga hanggang alas 8 ng umaga ng hapon. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang aming pagsasalo sa haing nagbibigay buhay sa paggunita namin sa mahal na ina ng iyong anak ay magdulot nawa sa amin ng iyong kagandahang loob upang lagi naming madama ang iyong paglingap sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Maraming salamat po sa inyo pong mga nagsimba at mag-ingat po kayo sa inyo pong pag-uwi at sa inyo pong pagpasok. Sumaiyo niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtan nawa nila ang iyong katugunan.
at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahen at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyong ito, naway maalaala nila ang mga pangako nila noon sa binyag, na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo at ang inyong buong pamilya na makapangyarihan at mapagmahal na Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang banal na misa, pumayo kayong taglay ang pagpapala ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Purihin natin ang Panginoon. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinulwalhati ka namin.